Panginoon po naming Diyos, Yahuwa na makapangyarihan sa lahat, narito na po muli ang iyong mga alipin na inaasahan mong bumalik sa iyo sapagkat ginawa mo kami ng kabutihan. Kaya nagbabalik kami sa iyo, Panginoon. Kinikilala po namin ang lahat ng kagandahan loob mo sa bawat sa amin. Kabutihan hindi namin mabibilang. Patnubay at paggabay sa aming mga lakad, sa aming pagpapasya sa araw-araw pamumuhay. Higit sa lahat, ang karapatan na ipinagkaloob mo bilang ibinukod mo na napakakuting labi. Ipinaalam mo sa amin ang iyong pangalan upang masamba po namin ng karapat-dapat ang iyong panalapangalan. Ama namin, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan mo. Nakikiusap kami sa iyo, Ama. Kung maaari po sana, huwag na po sanang matapos ang kagandahan loob mo sa amin. Alam namin marami kaming kasalanan sa iyo. Marami kaming pagkukulang sa aming tungkulin, aming responsibilidad. Nakikiusap kami sa iyo, Ama. Kung maaari po sana, ipagpatuloy mo pa din ang kabutihan mo na nagpapahinood ka sa aming mga kasalanan. Pinagpapasensyahan mo po ang aming mga pagkakamali upang manatili kami sa aming karapatan. Manatili kami nakakakilala sa iyo. Purihin ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin ang iyong banal na pangalan na siyang itinuro mo sa amin, na siya din po ang pangalan ng aming makanwing kaligtasan. Ama namin, nakikiusap kami sa iyo. Lalo na sa aming paglalakbay, kailangan ka po namin. Hindi namin kakayanin kami mag-isa sa patlat na kailangan ay nasa iyo. Ikaw ang nagkakaloob ng aming pangangailan sa iyo lamang po. Kamay at kapangyarihan, anang mangkalooban na mangyayari sa amin. Kaya inaalay po namin at inilalagak po namin sa iyo ang aming pag-asa. Tulungan mo sana kami magkakapatid, lalo na po ang tumaraan sa matitinding pagsubok, tumaraan po sa maaming kahirapan. Ipadala mo sana yung Santong Espiritu sa mga nawawala ng pag-asa at mga nalulungkot. Gamitin mo sana na iyong makapangyarihang kamay ang mga may karamdaman, Panginoon, upang kami payapa lamang po, namumuhay araw-araw, namumuhay nakakatawid, nagagawa po namin ang aming kanungkulin na sumamba po sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo sana ang aming pagsamba ngayong umaga maging biyaya sa amin sa pamagitan pangunguna ng aming kapatid. Busugin mo sana ang aming kaluluwa na iyong banal na katotohanan upang mabanal po ang aming kaluluwa. Maging angkop kami sa pagsalubong sa iyong banal na anak pagdating po niya ng panahon upang kami magtamo ng pagpapala at biyaya ng kaligtasan na ipinangangako mo sa amin. Basbasan mo rin po ang aming handog. Tulungan mo sanang maging ganap ang aming pagsamba. Samahan mo kami. Samahan mo iyong mga anak. Tulungan mo sana. Yatid mo, isugo mo sana yung Santong Espiritu sa puso na iyong mga anak upang kami makatanggap ng biyaya at pagpapala na ilalang po sa bawat isa sa amin. Ganap ang aming pag-asa at pagtitiwala. Tinanggap na po ang aming pakiusap panalangin sa iyo. Sapagkat ang lahat po ay aming ipinamamagitan sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas ang Panginoon po naming Yahusha Kristo po.
Mahal na kapatid, ang bawat pagkakataon na tayo ay ibinubuhay ng Panginoon Diyos ay napakahalaga po sa atin. Kaya naman, tayo ay laging nagpapasalamat sa dakilang Ama sapagkat tayo ay kanyang ginagabayan sa araw-araw sa kabila po ng ating mga nararanasan sa buhay na ito. Sa ating pagsamba ay ating pong sasariwain ang kataga na pagkatakot o takot sa Panginoon. Ito ay mahalaga sapagkat ito'y naglalaman ng mahalagang mensahe. Sa Biblia, meron tayong mababasa na takot sa Panginoon. At ito po ay mahalagang atin po na malaman kung ano ang kahulugan para sa iba at para naman sa atin ay kung ano ang itinuturo ng Biblia, eh yun po ang ating dapat na sampalatayanan. Yan pong parirala, yung descriptive phrase o parirarang naglalarawan, fear of God, o kaya ay takot o pagkatakot sa Panginoon Diyos, ay hindi po nagpapahiwatig ng pagkasindak sa karaniwang alam po ng tao. Kundi ito po ay isang malalim, isang banal na pagkatakot sa Panginoon Diyos. Sa Hebreo, ang salitang pagkatakot ay nangangahulugan o ang katapat ay yara. Y-A-R-E. Pag pinating binigkas, yara. Na ang buong parirala o phrase, fear of the Lord o ang pagkatakot sa Panginoon ay it was transliterated sa tatlong wika, yare, T-Y-H-W-H. Pagka ating pinronounce ito binigkas, Yara et Yahuwah. Yan po ay sa wikang Ebreo. Bueno, dapat natin malaman na kapag ka meron tayong nababasa, takot sa Panginoon, pagkatakot sa Panginoon, ay mayroon pong iba't ibang implikasyon na yan po ang ating liliwanagin sa ating pong pag-aaral, sa ating pagsamba. Saan natin unang mababasa ang katagang natatakot o takot sa Diyos? Takot sa Diyos. Pakinggan natin. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Genesis 3:9. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Saan una nating mababasa sa Biblia yung kataga natakot o natakot sa Panginoon Diyos? Yan po ay tagpo noong panahong una. Kung sino yung kauna-unahan tao na nilikha ng Diyos, yun din ang unang nagbigkas ng salitang natakot. Ano itong tagpong ito? Ito'y tagpo pagkatapos na labagin nitong si Adan kasama ng kanyang asawa yung ipinag-uutos ng Panginoon Diyos sa kanya. Sa lahat ng mga punong kayo sa halamanan, malaya kayong makakakain, ngunit yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ay huwag niyong kakain. E nilabag po yun ni Adan at ng kanyang asawa. Kaya nagtago. At sa tagpong binasa po natin, ay tinawag ng Diyos si Adan. Ang sabi niya, "Saan naroon? Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig kong yung tinig sa halamanan," sabi ni Adan, "at ako'y natakot." Kaya itong pagkatakot ni Adan ay bunga ng kanyang paglabag sa iniutos sa kanya ng Panginoon Diyos. Isa yan sa implikasyon ng salitang natakot sa Panginoon. E kanino pa natin nakita ang pagkatakot sa Diyos? Sino pa
ang nagtaglay ng damdamin na iyon. Pakinggan natin sa Genesis 22:11-12. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman. Sapagkat talastas ko ngayon na ikay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sino pa po ang nakakitaan noong fear of the Lord o fear of God, pagkatakot sa Panginoon Diyos? Ito naman ay si Abraham. Alam nyo kasi, ang burnt offering ay kasama yan sa kanilang pagsamba sa Diyos noon. Sinubok ng Diyos itong si Abraham na sa panahong ito, sa tagpong ito, ang ihahandog mo ay hindi hayop, kundi ang sarili mong anak. E bali ba, itong si Isaac ay naghintay ang kanyang amang si Abraham ng 25 taon bago po nagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos na siya magkakaanak kay Sarah. Kaisa-isa niyang anak, ang sabi nga diyan sa huling tala, versikulo, ang iyong bugtong na anak. E nung kanyang dalhin ang anak niya doon sa bundok na doon siya naghahandog at ng kanyang akma ng sasaksakin yung kanyang anak, nagsugo ang Diyos ng anghel. At ang sabi sa kanya ng anghel ay, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Ano naman itong pagkakagamit dito ng pagkatakot sa Diyos? Natatakot sa Diyos itong si Abraham. Ito naman po ay tagpo na kung saan yung paggamit ng natatakot sa Diyos ay yung kanyang pagtitiwala ng buong buo at walang pagdududa sa iniutos sa kanya ng Diyos. Ngayon, ayon po sa Biblia, sino pa ang ating nakaringgan na siya'y pinangako ang huwag ding matakot? Ito po, pakinggan natin sa aklat po ng Genesis din. Ngunit sa 26 na, ito nakasulat. Hindi nagtagal. Umalis si Isaac sa lugar na yon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanyang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot. Ginamit na naman yung matakot. Dahil kasama mo ako, pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod. Diyan po ay ating nabasa ang salitang matakot. Pero ang sabi, huwag kang matakot. E sino nga ba ang nagsalita niyan? Ang Diyos. Kanino niya sinabi yan? Kay Isaac. Yan ay mga kataga na nagbibigay garantiya na si Isaac ay hindi nag-iisa. Kasama niya ang Panginoon Diyos at ang sabi, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita, bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod. E maging sa hula, sa sugo, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisalin kita mula sa kalunuran. Kaya yung salitang pagkatakot ay may iba't ibang implikasyon at konotasyon at ang parirala na takot sa Diyos ay may iba't iba din kahulugan niya. Katulad nung kay Adan, ginamit niya ako'y natatakot sa iyo Panginoon sapagkat siya'y lumabag sa kalooban ng Diyos. Kay Abraham naman, na ay natiyak ng Diyos, magitan ng anghel, na siya po ay talagang handang sumunod sa Panginoon Diyos. Di po ba? At si Isaac naman, garantiya, huwag ka matakot, kasama mo ko. Kanino pa iniutos na huwag matakot sa ayon sa Biblia? Ito pa, pakinggan po natin. Ganito at yung salitang matakot kayo sa Diyos. Ito, pakinggan natin. Ito dito po sa Deuteronomio. Next slide. Ito nga ang utos. Ito hindi pa kiusa. Utos po ito. Ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon Diyos ninyong Diyos na ituro sa inyo.
ito'y si Moises, upang inyong magawa sa lupa inyong na inyong paroroonan upang alin, na ikaw ay matakot sa Panginoong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo, sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay. At upang ang iyong mga araw ay lumawid, dinggin mo nga, O Israel! Kaya ito, bayan na. O? At iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kay dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Kanino pa po iniutos yung pagkatakos sa Panginoon? Sa pamamagitan ni Moises, nakarating sa bayang Israel ang salitang utos po yun, hindi pakiusap. Mga palatuntunan, kahatulan ng sabi ng Biblia, ika'y matakot sa Panginoon mo Diyos. Kaya pati ang bayang Israel ay inutusang matakot sa Panginoon Diyos. Ito po ang tipan ng Diyos kay Moises kasama ng mga Israelita magkaroon ng takot sa Panginoon. Paano po yung pagkatakot na yan dyan sa talatang yan? Eh ang sabi, ang mga palatuntunan, ang mga kahatulan na ito na ituturo sa inyo, inyong magawa o masunod sa lupaing inyong paroroonan, yan nga ang lupang pangako na yan nga ang Kanaan na doon patungo ang Israel mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Kaya yan pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga batas, mga palatuntunan, yan po ay dapat sundin. Yan din ang ibig sabihin nung pagkatakot sa Panginoon. Anong uring damdamin at puso ang dapat pong mataglay ng bawat isa para atin pong masunod ang mga palatuntunan ng Panginoon at magkaroon tayo ng takot sa Panginoon? Ito po ang nakasulat sa aklat ng awit. Pakinggan po natin. Next slide. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Kaya pag binasa natin sa New International Version, ang sabi, Teach me your way, O Yahuwah, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name, undivided heart. Kaya pagka sinabing undivided heart, talagang ang ating pong isip at ang ating puso, buong-buo na tayo po ay nakatuon sa Panginoon Diyos. Kaya yan po ang hiningi ni Haring David. Give me an undivided heart. Bakit po? Sapagkat ang ibig niya, magkaroon siya ng pagkatakot sa pangalan ng Diyos. Ang sabi niya, ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Kaya mahalagang malaman ng tao kung ano ang tunay na pangalan ng Panginoon Diyos. Mga mahal na kapatid, dati hindi natin alam yan. Pero sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, ipinaalam niya sa atin na ang kanyang pangalan ay Yahuwah. Kailangan po ng ating po na puso'y buong-buo na nagtitiwala sa pangalang yan na makapangyarihang pangalan. Kailangan po ng ating pong puso ay hindi po nagagambala ng kung anumang nagaganap sa ating paligid. Buo nating isurrender ang ating puso, ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos. Ganyan ang pagkatakot sa Panginoon Diyos. Halimbawa, bigyan natin ng isang halimbawa para atin pong lalong maintindihan yung salitang undivided heart. Halimbawa, sa ilang ay may nakita ka sa gubat na malaking leon, e ano ho ang ating magiging reaksyon? Una, matatakot tayo. Pangalawa, tayo po ay siguro'y tatakbo, pero ang ating paningin at ang ating atensyon ay undivided. Nakapokus po dun sa leon. Bakit? Eh baka malapit na tayo madakmana nito. Di ho ba?
ang ating pong puso ay dapat buong-buo, nakapokus, nakatuon sa ating Panginoon Diyos, undivided. Anuman ang nagaganap sa ating paligid, anuman po ang ating mababalitaan na nangyayaring digmaan, mga lindol, mga iba't ibang kalamidad sa panahon natin, ay huwag po natin bayagan, magambala ang ating pong konsentrasyon na ating pong buong-buo na ilagak ang ating puso at pagtitiwala sa ating Diyos na si Yahuwah. Paano pa po itinuro ni Moises sa bayan ng Diyos na yan ang Israel para kanilang patunay ng kanila pong itangay loyalty, ang kanilang takot sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin sa Deuteronomio 10:12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Paano pa itinuro ni Moises sa Israel para patunay nila ang kanilang ika nga ay takot sa Panginoon Diyos, ang kanilang loyalty ay sa Panginoon Diyos? Diyan po sa ating binasa, ang sabi doon sa Israelita o sa bayang Israel, anong hinihingi sa iyo sa, ng Panginoon Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon Diyos. Paano nga yun? Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Kaya ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi yung tayo po ilalayo sa Kanya. Oh, sa mga unbelievers, ang pagkatakot sa Panginoon, yung matakot sila na sila'y hatulan sa araw ng paghatol. Yung sila ay mamatay nang wala ng katapusan doon sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Pero sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, sa mga sumasampalataya sa Panginoon Diyos, ang pagkatakot sa Panginoon ay isang malalim at banal na pagkatakot sa Kanya. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Lalapit tayo sa Kanya. Paano natin mapatutunayan na tayo hindi lumalayo sa Panginoon Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang palatuntunan, ang daan niya, ang ating nilalakaran, at ang ating buong puso at buong kaluluwa ay buo nating ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yan pong iniisip ng iba na pagkatakot, pagkasindak sa isang bagay, hindi yun ang taglay ng mga believers, ang mga taong sumusunod sa Panginoon Diyos. Kaya ang ating pong loyalty ay sa Diyos. Wala po sa kanino man tao. Sapagkat ang ating loyalty ay ating pong ibibigay sa leader ng relihiyon o sa kanino mang mga mangangaral, naaagaw nun ang ating loyalty ng buong buo sa Diyos. Tama, may mangangaral. Tama, mayroon pong naghahatid ng magandang balita. Pero ang ating tiwala ay hindi doon sa nagsasalita, kundi doon sa mensahe na sinusuri natin kung yung po'y mensaheng galing sa Diyos. Sapagkat yun ang importante. Di ba? Ang sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang nagtanim at nagdilig ay walang halaga. Ibig sabihin, hindi yun ang importante. Ang mahalaga ay ang Diyos na nagpapalago ng binhi na itinanim. Kaya sa anumang relihiyon na ang kanilang sinusunod ay ang kanilang leader, ay naliligaw po sila ng landas. Ang mga leader nila, ang kanilang pinakitinggan, bagaman oo, binabasa nila Biblia, pero itong mga leader na kung tawagin po ng Biblia, mga spiritual abusers, mga nangaabuso, ginagamit ang spiritual o ang Biblia, ang pangalan ng Diyos. Alam nyo, madaya, gagamitin ang talata ng Biblia, pero pag sila nagpaliwanag na, ay yung sarili ho nilang naratibo ang kanilang ituturo. Nawawala na ang palatuntunan. Nawawala na ang mga aral ng Diyos na yun ang dapat na madinig po ng tao. Dito sa Iglesia ni Yahushua, hindi naman po sa pagyayabang at masama po yun, ang ating ginagawa, kung ano po ang ibig ng Ama, yun po ang ating ituturo. Maaring yun ay hindi ayon sa gusto natin, pero kung yun naman ang talagang utos ng Diyos, eh bakit hindi natin pahalagahan yun?
pagka ating pinahalagahan ang utos ng Panginoon Diyos, yun po ang tatak, yun po ang palatandaan na tayo ay mayroong pong banal na takot sa Diyos. Mga mahal na kapatid, maraming problema sa mundo. Ang daming mga suliranin sa daigdig na ito. Maraming katatakutan sa mundong ito. Pero huwag tayong matatakot sapagkat ang Panginoon Diyos, kung paanong sinabi niya sa kanyang mga lingkod noon, unang panahon, at maging sa panahon natin, huwag kang matakot. Ako'y suma sa iyo. Sabi niya kay Isaac, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ng iyong amang si Abraham ay kasama mo. Ganyan din ang dapat na mataglay ng mga kaanib sa loob ng tinusang ito ng Iglesia ni Yahusha. Huwag tayong matatakot sa anuman. Pag may takot tayo sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Lahat ng katatakutan na yan, baliwala ho yan. Mayroon nga pong sabi nga, mga well-known na mga artist katulad ni Lecrae, ang sabi niya, we fear circumstances so much because we fear God so little. Oh, kaya tayo natatakot sa anumang sa isang sitwasyon, sa mga sitwasyon sa buhay natin, sapagkat napakaliit ng takot natin sa Diyos. Oh, pagkat tayo natatakot sa sirkumstansyang nagaganap sa paligid natin, nangangahulugan napakaliit ng iyong takot sa Diyos. Dapat po malaki ang takot natin sa Diyos. Gaano man po karami yung mga katatakutan sa paligid natin, maliit lang yan. Kahit mataas na bundok, maliit ang tingin natin dyan. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Sa makatuwid bilang Iglesia ni Yahusha, kailangan magkaroon tayo ng prinsipyo. Anong ating dapat na maging prinsipyo? Problema, nakakatakot na pangyayari, mas malaki ang Diyos natin dyan sa mga yan. Mas dakila ang Diyos natin sa mga problema at sa mga katatakutan nagaganap at magaganap pa sa unahan natin sa ating paglalakbay. Kaya nga kung ating matatandaan, napag-aralan natin noon ang sabi, Yahuwah Ropeka o Rapa, ang Diyos na si Yahuwah ang ating dakilang manggagamot. Yahuwah Nese, ang Diyos ang ating refuge, ang ating banner. Sa Kanya tayo manganlong. Sa Kanya tayo tumatakbo. Siya ang ating matibay at malakas na mahog. Yahuwah Shomre, siya ang ating protector. Siya ang ating ikanga pananggalang, siya ang magsasanggalang sa atin. Sino ngayon ang ating katatakutan? Kung yan ang nasa isip natin, di po ba, mga mahal na kapatid? Ba't hindi natin gayahin si David? Isipin ninyo, walang lumaba doon sa higanting si Goliath at napakalaki at mula sa pagkabatay, sinanay na sa pagiging ikay mandirigma. Ha, di po ba? Pero alam ninyo na ito pong si David, bata pa, namumula ang pisngi. Eh, takot itong si Saul sapagkat si Saul noon ay tinakasan na ng Espiritu eh. Naghahari pa siya. Namamahala pa siya sa Israel noon. Pero wala na siyang Espiritu ng Diyos. Eh, itong si David, ang sabi niya, ako lalaban niya. Ha? Ganun siya katapang. Bakit? Eh, alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos eh. Una, may takot siya sa Diyos. Ano ibig sabihin? Ginagawa niyang palatuntun at iniutos sa kanya ng Panginoon Diyos. Kaya yung katatakutang si Goliath, naging maliit sa kanyang paningin. Bakit? Eh, ang kasama niya mas malaki kay Goliath eh. Sino kasama niya? Ang Panginoon Diyos. Ano katunayang siya naging matapang dahil sa kanyang paninindigang kasama niya ang Panginoon Diyos? Yang ang wikang Pilisteo na hindi tuli. Yang uncircumcised na Pilisteo na yan, ibibigay sa akin yan ng aking Panginoon Diyos sapagkat ang labanang ito ay sa pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga kasaysayan na yan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. Nagawa yan ni Abraham, nagawa po yan ni Isaac, nagawa ng mga unang bayan ng Diyos, nagawa po yan ni Haring David sa kabataan niya, bunga ng kanyang undivided na atensyon sa pangako ng Panginoon Diyos, magagawa rin po natin yan, mga mahal na kapatid. Walang imposible. Tatandaan po natin, may mga pagkakataon sa buhay po natin
sa mga nagdaang panahon ng ating buhay, akala natin hindi na ho natin malalagpasan. Di ba? Pero nalampasan natin. Bakit? May kamay na hindi natin nakikita na siya ang gumagabay. Siyang gumagawa para sa atin. Di ba, mga kapatid? May mga problema ang sumasakit ang ulo natin na hindi natin may resolba. Pero bakit? Isang pagkakataon ay gumaan ang isip natin, ipinakita ng Ama, inudyok sa atin, ibinunggo sa isip natin, ito gawin mo. Gawa ng Diyos yun, mga mahal na kapatid. Di ba? Kaya mayroon tayong mga sinasabing, mukhang siniswerte ako. Hindi swerte yun. Dinilig ka ng Diyos. Dinilig tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po nun, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang Diyos ay tahimik na gumagawa. Hindi natin nakikita ang Diyos eh. Di ho ba? Ano sa tingin ninyo nung mahawi ang dagat nang lumakad ang mga Israelita sa pagtakas sa mga kasundaluhan ni Paraon na naging tuyong lupa? Sino may gawa nun? Hindi ba ang Diyos? Hindi yung tungkod, hindi si Moises, kundi ang Diyos. Kaya kapag ka ang atin po na sarili ay may banal at napagdalang sa Panginoon Diyos, anuman po ang ating maharap sa buhay na ito, magiging magaan na lang. Bakit? Ang Diyos po ang gagawa para sa atin. Ano ang binipisyo? Mga binipisyo, pakinabang pagka tayo'y may banal na paggalang at pagkatakot sa Panginoon Diyos. Next slide. Ito nakasulat. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Isa sa una yan. Sa binipisyo sa talatang binasa natin, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Eh, yung pagkaunawa ba, pareho lang yung karunungan? Ang karunungan, iba sa pagkaunawa. Maaari mayroon kang karunungan, pero wala kang pagkaunawa. Iba yung wisdom kaysa knowledge. Di ho ba, mga kapatid? Kaya may mga talata tayong nababasa, karunungan ng Diyos yan. Ang wisdom, idinadagdag ng Diyos yan para ating ma-elaborate yung salita ng Diyos sa isang positibo at maka-Diyos at maka-biblical na paraan. Pero alam nyo, mga kapatid, hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos, ang katangian ng Diyos, wala tayong pagkaunawa, wala tayong karunungan. Oho, wala. Kaya mahalaga, una, alamin natin, sino ba ang Diyos? Ilan ba ang Diyos na tunay? Ano ba ang tunay na kalagayan ng Diyos? Ano ba ang mga katangian ng Panginoon Diyos? Kapag hindi po natin alam kung ilan ang Diyos na tunay, hindi natin alam ang pangalan ng Panginoon Diyos, wala tayong karunungan. Wala tayong pagkaunawa. Tatandaan po natin yan. Marami ang dada ng dada. Kami maliligtas sa araw ng paghukom. Kami ay magiging karapat-dapat. Kami po ay tatahan sa bayang banal. Tama, yung wismong yan, tama. Hindi masama po yan. Pero tanong, kilala mo ba ang pangalan ng Diyos? Alam mo ba ang pangalan ng Diyos? Sapagkat ang tunay na karunungan sa ibabaw ng lahat ng mga karunungan ay ang karunungang makilala natin ang iisang tunay na Diyos na ang kanyang pangalan Yahuwah. Pag nagawa po natin yan, yan ang tunay na karunungan. Diyan po ang pagkatakot sa Panginoon. Ano pa sabi? Pakinabang, pagka tayo may pagkatakot sa Panginoon. Sa Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. O ba, nagpapahaba ng buhay. Eh, ang ibig ba niyo sabihin, pag hindi natin kilala, kung hindi tayo no, nagtataglay ng pagkatakot sa Panginoon, iikli ang buhay natin. O di yan ang magiging opposite niyang nakasulat diyan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Eh, yung walang takot sa Panginoon, aba, pang magpapaikli ng buhay yun. Di ba, mga kapatid? Tingnan nyo may mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Ang dini Diyos ay yung kayamanan, ang mga material sa buhay na ito. Ano gagawin nila at all cost sa anumang paraan para yumaman, ayun, namatay. Di ba? Walang takot sa Panginoon eh. Di ba?
Merong iba diyang mga tao na kung sabihin ay mga relihiyoso, pero ang totoo walang takot sa Panginoon eh. Di ho ba? Paano ang pagkatakot sa Panginoon? Pagsunod sa kanyang palatuntunan. Anong isa sa mga palatuntunan ng Panginoon Diyos? Ang sabi ay igalang mo ang iyong ama at ina, ang unang utos na may pangako. Kung may pagkatakot ka sa Panginoon, alam mo yung talatang yun, hindi lang basta binabasa natin, kundi dapat ay binubuhay. Meron diyang nagbabasa niyan, hindi naman ibinubuhay. Ano pa? Nilalabag pa eh. Kung yung may takot sa Panginoon, yun ang sumusunod sa kaloob at palatuntunan ng Panginoon, lalao ng buhay. Ang ganong mga tao na walang pagkatakot sa Panginoon, iikli buhay no? Ano pa sabi? Ang pakikipagkaibigan o pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya. Ayun. At ipapakilala o ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Ano pa pakinabang pag may takot sa Panginoon? Ang sabi, ang pakikipag-ibigan ng Panginoon. E mamahalin tayo ng Diyos. Di ba? Mamahalin tayo ng Diyos pagka tayo po ay may banal na takot sa Kanya. At ano pang sabi? Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggal lang sila. Ang dami natin pakinabang pagka tayo ay mayroong banal na pagkatakot sa Panginoon. Ano pa ang pakinabang na atin pong matatanggap? Eh ang sabi ng Biblia ay ipagsasanggal lang tayo ng Panginoon. Kaya, bukod sa ating malalaman na tayo po ay mahal ng Diyos at ipaalam sa atin ng Diyos ang kanyang tipan, yung covenant, yung kautusan, katulad po ng ating nalaman ngayon, meron palang very small remnant na yun ang pinakapagtipanan ng Diyos nang ang iglesia sa kanyang dami ay sumunod doon sa leader, sa unrighteous one, imbis na righteous one na si Yahuwang sundin at alaya ng awit, ang inalay ng awit ay yung unrighteous one. Mga kapatid, ano nangyari ngayon? Isa lang kahulugan noon, tumalikod sila. Ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Nalito tayo noon. Nung tayo pinagtitiwalag, nalito tayo. Para tayong nakatingin sa malayo at takantaka at saka talagang hindi alam kung anong gagawin natin. Pero ipinaalam ng Diyos. Yung tipan mayroon palang nakasulat sa Biblia. Libu-libong taon na nakaraan na ang Diyos ay nagtira ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Siyon. Ang anak na babae ng Siyon ay hindi lamang Jerusalem, hindi lamang ang bayan ng Diyos, hindi lamang ang literal na Siyon, kundi maging ang iglesia ni Kristo o ang iglesia ni Yahusha ay ano yan, tinatawag na yan ay anak na babae ng Siyon. Nagtira ang Diyos dyan ng napakakaunting labi. Ipinaalam ng Diyos sa atin yan. Ipinakilala ng Diyos ang tipang yan, yung hulang yan. Na diyan maglalagay siya ng mga kasangguni na gaya ng dati at ng mga namumuno na gaya ng pasimula at ilalapat nila ang makatarungang pangunguna sa bayan ng Diyos at papalitan ng pangalan kaya Iglesia ni Yahusha. Kaya mga mahal na kapatid, anuman ang sitwasyon natin, mga kapatid, ang mga tao, tayo, na mayroon pong takot sa Diyos, may paggalang sa Panginoon Diyos, ang ating loyalty sa Panginoon Diyos, ang kanyang pagsasanggalang ay ating matatamo. Ang sabi nga dyan, no, ang anghel ng Panginoon humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya. Ipinagsasanggal lang sila, mga anghel ng Panginoon na hindi natin nakikita, siyang magsasanggal lang sa atin. Natatandaan ko tuloy na sa mga nakaraang karanasan na halos tayo mamatay-matay, aksidente, muntik nang mahulog sa dagat, sa paglalakad sa tabing bundok, kasi alam nyo, sa karanasan ko, ako'y nadistino. Ito'y pasensya niya at maibida ko lang sa kabundukan ng Oriental Mindoro na bago ka makarating doon sa lokal ng masaging, ay masaging sapagkat yun ay bundok, parang plato, tapos may kapilyang maganda roon, nung iglesia pa ako ni Kristo,
Ang haba, ang taas na lakbayin yon. Bago ka makarating doon, kung malakas ang dagat, mga kapatid, hindi ka pwedeng mamangka. Lulubog ka eh. So lalakad ka. Naglalakad ako noon, alas 7 ng hapon, nakakarating ako na alauna ng madaling araw. Ganon kalayo ang nilalakad namin. Oh, mga kapatid, dadaan ka doon sa tabing dagat na sa bundok, ano, hahawak ka lang doon sa mga baging at sa mga kahoy na maliliit. E nalaglag nga po yung isa kong tsinelas doon eh. Ah, na nakalagay doon sa aking bag. Ibig lang sabihin, minsan nagdupiles po ako, akala ko, babagsak na ako. Pero sa tulong at awa ng Panginoon Diyos po eh, nakahawak po ako at ako'y nakabawi at ako'y nakapaglakad hanggang sa ako'y makarating sa aking paruroonan na pangangasiwaan ko ng pagsamba. Napakarami po, ilang beses ka nang muntik na kaming malunod. Pero hindi mo na malayan kung paano ka nakarating doon sa tabing ilog. Mayroong tumutulong eh. Di ho ba? Kayo ba sumasampalataya dyan mga kapatid? Oh, minsan tayo sa gabi. Sa gabi tayo binabangungot. Di ho ba? Eh, sabi nga, conscious tayo eh. Conscious tayo. Alam natin nangyayari. Hindi ka makikilos. Pero nang tawagin mo, Panginoong Yahuwah, maawa ka po. Pakirusin mo po ako. Aba, ako'y nakakilos. Maaaring yan ay nararanasan din po natin. Ano ho, mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Sukdulang gamitin niya ang kanyang mga libu-libong mga anghel para siyang sa ating magsanggalang gagawin po yan ng Panginoon Diyos. Pero kanino? Sa mga tao ng kanyang loyalty. Ang kanyang takot ay sa Panginoon Diyos. Ngayon, eto, pakinggan natin ang ating Panginoong Yahusha. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Yahusha kaugnay ng takot sa Panginoon? Next slide po, ito nakasulat sa Mateo. At sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. At huwag kayong mga takot. Ayun na naman, no? At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos, ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag nga kayong mga takot, kay lalong mahalaga kaysa maraming maya. Mga kapatid, yan ang may tinig at pangangaral ng ating Panginoong Yahusha kaugnay noong salitang pagkatakot. Ang sabi niya, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Sino kausap niya dyan? Mga alagad niya. Eh bakit? Eh sapagkat sila'y pinag-uusig eh. Kaya pinapatay ang mga alagad ng ating Panginoong Yahusha. Kaya ano ang kanyang ipinangaral sa kanila? Ang sabi niya, huwag kayong matatakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Ang katakutan natin ay ang makapupuksa na sa kaluluwa at sa ating katawan sa impyerno. Sino po yan? Ang Panginoon Diyos. Kaya dito, itinuturo ng ating Panginoong Yahusha sa kanyang mga alagad. Ito rin ang ipitinig na dapat nating madinig. Huwag nating katakutan ang mga na pumapatay ng katawan. Sapagkat itong katawang ito, patay man o hindi, mamamatay ito. Maliban na lang kung payagan ng Diyos na tayo abutang buhay pagdating ng pag-agaw o rapture. Pero ito, ingatan mo't hindi mamamatay ito. Di ba? Eh, matagal nang nakasulat sa Biblia ang mga salita ng Diyos. Hindi naman binabasa. Bakit? Eh, silang kinatuparan eh. Matagal na nakasulat sa Biblia na ang sabi ang bawat espiritu ay siyasapin ninyo sapagkat maraming huwag at mga bulang propeta ang babangon sa mundo. Kaya lahat ng reliyon ating sinusuri, hindi sapagkat tayo namumuhi, kundi tayo sumusunod sa tinig ng Biblia. Siyasapin ninyo, usisahin ninyo. Eksaminin ninyo ang mga aral. Kaya wala tayong kaaway. Aral ang pinag-uusapan natin. Kung ating mang tinalakay at tinatalakay sa ating mga pag-aaral ang iba't ibang relihiyon, hindi sapagkat galit tayo o kaaway natin sila bilang mga tao, hindi.
Yung aral, ang aral. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, ang labanan ito ay hindi labanan ng dugo at laman. Ang sabi ng Biblia sa Epeso rin ay expose. Atin po na ibunyag ang kasamaan. Hindi ba ang aral na nag-deviate sa katotohanan ay isang gangrena? Isang toxin? Kaya pagkang aral na hindi tama, yung toxic aral na yun, yung toxic na pangangaral, yun ang atin po na pinupula, hindi yung tao. Kundi yung, sabi nga, kasalanan, hindi yung tao nagkasala. Para maiwasan natin ang pagkakasala, atin po na inaatake ang kasalanan sapagkat yan po ang gawain ng ating Panginoong Yahusha sapagkat ang otor niyan walang iba kundi ang Diyos na si Yahuwa. Punahin ang mali, ituin, sansalain, ituro ang tama. Kaya tayo, hindi dapat tayo matakot sa pumapatay ng laman. Dahil ba sa takot? Dahil sa takot, hindi natin maipahayag ang aral ng Diyos. Ano ngayon ang mangyayari? Eh, magdaramdaman Diyos. Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, naghahanap ang Diyos ng mga tao na maghayag ng kanyang kalooban. Malakas ang loob, di ho ba? Kaya malakas ang loob natin sapagkat tayo sumusunod sa kalooban ng Ama. Meron tayong fear of God. Meron tayong banal na pagkatakot at paggalang sa Diyos sa sentidong ang kanyang aral ay ating ipahahayag. Kaya sabi ng Biblia kanina ay maliwanag. Ayan, no? Ang inyo ang wikang narinig sa bulong, inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Oh, ang tinanggap natin ng pabulong, di tayo lang nakaalam noon. Ano ang ibig ipahiwatig niya? Ipagsigawan sa bubungan. Ipamalita natin. Di ba? Kaya ang gawaing pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, kahit tayo kokonti, nagagawa po natin yan sa pamamagitan nitong teknolohiya na ating ginagamit na ipakakalat ang salita ng Diyos sa apat na sulok ng mundo bago dumating ang kakilakilabot na araw ng kapahamakan. Kaya yung malapit na yan. Damang-dama na po natin ang nangyayari, di ba? Ano po ang mga itinuro pa ng ating Panginoong Yahuwas o Yahusha sa kanyang mga tagasunod? Noon, maging sa ngayon, para atin pong matanggap ang pagpapala at ang kaligtasang galing sa Ama. Pakinggan po natin ito. Aklat ng Juan 14. Ganito po nakasulat. Sumagot si Yahusha at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya iibigin ng aking Ama at kami pasasakam niya. At siya'y gagawin namin aming tahanan. Dapat nating matandaan yan. Kaya ang pag-ibig kay Yahusha ay ang pagtupad sa kanyang mga salita. Siyang iibigin ng Ama at ang Christ, ang Yahusha at si Yahuwa ay tatahan sa atin. Magiging tahanan nila tayo. Kaya ang templo hindi na uso sa panahon ngayon. Ang templong building hindi na mahalaga sa panahon ngayon. Kung noong unang templo, doon tumata ng Diyos. Pangalawang templo, doon tumata ng Diyos. Nang mawasak noong 70 AD, ang ikalawang templo ng mga Romano, ang sabi ng Panginoong Yahusha, kayo na, mga alaga niya, tinutukoy niya, ako templo, kayo na templo. Ang sabi niya, ang tumutupad sa mga salita ko o aral at utos ng Panginoon Diyos, tatahan kami ng aking Ama sa kanin sa inyo. Tayo na templo. Ano pa sabi? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Pag ayaw mo namang tumupad, ay hindi ka pananahanan ng Panginoong Yahusha. Kaya, hindi sapat na tayo po ay kumikilala sa Panginoon Diyos na tunay at ating alam ang pangalang Yahuwa. Kailangan tayo na sa pagtupad. Yun ang maintenance, kumbaga. Yun ang maintenance ng ating fear of God. Yun ang maintenance ng ating banal na pagkatakos sa Diyos. Pagtupad, pagtupad. Pagsunod, pagsunod. Di ho ba? Hindi na kailangan pa na tayo po ay tawagan ng pansin. Alam na natin lahat ng aral eh. Kaya dito sa Iglesia ni Yahusha, ang kumokontrol sa atin, aral. Hindi ministro. Kukulapin ko, ba't hindi ka nakatulong? Hindi ganon. Ang ating pong ikang sistema rito, ako,
Yahushua, Yahuwah. Ang ginagawa ko, alam ni Yahushua, alam ni Yahuwah. Wala rin itong pupuna sa akin na, "Hoy, kapatid, gawin mo to. Magsalaysay ka. Ba't hindi ka nakadalo sa ganito?" Walang ganyan. Doon yon sa organized church na may hierarkiya. Maraming naghahari-harian doon. Dito wala. Ang pupuna, "Uy, teka muna, hindi ko nasunod yun ha." Aral. Ano aral ng Diyos? Tumulong sa kapwang nangangailangan. Eh may nadaan ang kang nangangailangan. Mayroon ka namang maitutulong. Binalikan mo, inabutan mo ng konti. Aral, di ba? Ang sabi, mag-ibigan, ay mayroong kapatid na mayroon tayong naging kaalitan. Mag-ibigan, magpatawaran. Yung aral na yon, yun ang uudyok sa atin para lapitan yung kapatid. Kapatid, pasensya na po kayo. Magkasundo na tayo. Konting problema lang po yun. O, magpatawaran po tayo. Ano yung nagkokontrol? Aral na atin tinatanggap. Di po ba mga mga kapatid? Tuloy natin ang pagbasa sa talatang ito. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo. Samantalang ako'y tumatang kasama pa ninyo, sabi ng Panginoong Yahusha. Datapwa, ang mga aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. Hindi ba totoo yan? Magpapaalaala. Sino? Ang Espiritu Santo na ano? Isusugo ng Panginoong Yahuwa at ng Panginoong Diyos. Panginoong Yahusha at Panginoong Diyos sa atin. Yan ang nagpapaalaala ng aral na ating tinanggap. Di ba totoo yun? Nasa trabaho. Di ba? Ang iyong break ay 1 hour lang. Eh, minsan may pumapasok sa isip natin. Lampasan mo ng 1 oras ang break mo. Kasi yung iba mong kasama, minsan ay lampas ng 30 minutes. Gayahin mo sila. Eh, ang sabi doon sa aral na ating tinanggap ay, maging tapat ka sa iyong amo. Huwag kang magnanakaw ng oras. Yung aral na yon, yon ang nagpapaalaala sa atin sa magitan ng Espiritu Santo, kaya hindi natin nagagawang magnakaw ng oras. Di ba mga kapatid? Ganyan ang iglesia ni Yosia. Narito ang tunay na freedom. The truth will set you free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo dito sa iglesia ni Yosia. Malaya tayo within the bounds of God's law. Ang ating freedom ay within the bounds or the realm of God's law. Hindi tayo lumalampas doon. Pag lumampas tayo sa kalooban ng amat batas ng Diyos, kalayawan na yon, hindi na kalayaan yon. Di ba mga mahal na kapatid? Ano pa sabi ng ating Panginoon Yahusha? Ito pa, ang sabi. Ha? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ito'y tagpo kasi ang Panginoon Yahusha ay malapit na umakyat sa langit. Eh. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Peace, kapayapaan, ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yahusha. Ano yung kapayapaan yun? Yung po ang spiritual peace. Kaya tayo may peace na tayo eh. Ang peace natin ay hindi katulad ng peace ng sanglibutan. Dito naman ay wala. Dito ay peace, walang peace. Dito, ang daming mga ipis na mga tao dito. Ang ibig kong sabihin, mga insekto, mga tao na gumagawa para pinsalain ang kanyang kapwa. Lalo na ang mga nanindigan sa panig ng Panginoon Diyos. Ay ang sabi, ang tataang tao ay hahanap ng kapayapaan, pero ang darating ay kapahamakan, biglang pagkawasa. Kaya anong nangyayari sa Middle East ngayon? Akala yung maliit na bagay yan. Pagsiklab niyan, naku po. Mamamalayan natin, inaatake ng Amerika. Kaya tayo dapat maganda talaga, mga kapatid. Posible o hindi posible na atakihin ng bigla na lang ang Amerika? Ano nangyari sa tingin ninyo noong kanilang wasakin yung Twin Tower sa New York? Eh, ang Amerikano o ang Amerika pagdating sa military ay malakas, pero by nasurpresa. Sa panahon natin, pwede rin umatake sila sa anumang oras, sa anumang pagkakataon. Kaya dapat talaga sa atin, nari sa atin ang peace na galing kay Yahusha. Ano pa sabi? Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako, sabi ng Panginoon Yahusha, at paparito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasama, sapagkat ang Ama'y lalong dakila kaysa akin. At ngayon, ay sinasabi ko sa inyo, bago mangyari,
upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan at sa'y walang anuman sa akin. Mga kapatid, yan po yung mga pananalita ng ating Panginoong Yahushua na ating kababakasan ng pagmamalasakit sa kanyang mga alagad, pag-ibig at pagmamalasakit, pag-aalala sa kanila at nagpapaalaala ang peace na ibinibigay ko sa inyo ay sumainyo. At tandaan ninyo ang wika na ang sanglibutang ito, may darating na mga pangyayari dito, huwag kayong matakot sa mga yan. Kailangan po ang ating po na pananalig ay pirme. Kailangan ang ating po na pag-asa at pagtitiwala ay nananatili sa Diyos lamang na nag-iisa, si Yahuwa, mga mahal na kapatid. Ito ang ating po na taon na nilalakbay ngayon na 2024 na pag nagba, kung kayo nagbabasa ay marami po, lalo sa Biblia, mga pangyayari na makikita natin matutupad at matutupad, mga kapatid. Kaya itong fear of the Lord na leksyon natin ito, ito'y lalong nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ating siyasatin ang ating sarili kung anong ating kaugnayan sa Diyos. Ano? Kumusta ang ating relasyon sa Panginoon Diyos? Ako ba'y nagtataglay ng banal na takot at paggalang sa Panginoon Diyos? Ang aking bang loyalty sa Panginoon Diyos? Ang aking bang takot ay sa Diyos? Ang ibang reliyon ang takot nila sa leader nila. Pero hindi sila takot sa Diyos. Ang takot nila sa mga pinuno nila. Pero hindi sa Diyos. Pero tayo, hindi. Ang ating takot ay nananatiling sa Ama. Anong uring pagkatakot yan? Pagkatakot na banal. Pagkatakot na may paggalang. Pagkatakot na may kalakip na paghanga sa Diyos na ating si na ating Diyos na si Yahuwa, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na punong-puno ng awa, handang sumaklolo, handang magsanggalang, handang tumulong at tayo ay kanyang itawid sa magulo at masamang sanglibutan ito. Mga mahal na kapatid, nananawagan ng Diyos sa ating lahat na tayo dapat magpakatatag. Ating pag-igihin ang ating kaugnayan sa Kanya sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi na magtatagal, hindi maglalaon, biglang dadating ang mga matitinding mga pangyayari. At pagdating ng mga pangyayari niyan, mga kapatid, kasabay, mararamdaman natin ang makapangyariang kamay ng Diyos na doon ay ating mararamdaman ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagkasi, ang kamay niyang hindi natin nakikita, ang siyang hihila sa atin, ang siyang sa ating magdadala sa kanyang piling hanggang sa tayo makarating doon sa paghahari ng kanyang bugtong na anak at higit sa lahat makarating sa bayang banal na yun ang permanenteng tahanan ng mga lingkod ng Diyos na tapat at may takot sa Ama. Ano man ang ating mga suliranin, mga mahal na kapatid, ano man po at daan man kabigat yan, huwag po tayong matatakot. Lumuhod tayo sa Ama. Ating ipakiusap sa Ama at ating sabihin sa Ama, Ama, huwag mo po kaming pababayaan. Ang aming pamilya, pakialaala mo po. May mga anak pa kami, mga kamag-anak pa kami, kaibigan kami, na hindi po kilala ang pangalan po ninyo, Ama. Loobin mo po sana, Panginoon, na kaawaan mo kung paanong kinaawaan mo kami. Sapagkat nakikita natin, magiging kaawa-awa sila. Lalo pagka sila ay nakarating sa yugto ng tribulation at sila'y buhay. At saka lang sila kikilala sa pangalan ni Yahuwa at sa pangalan ni Yahushua, eh huli na, mahirap yung panahon yun. Kaya habang tayo po ay may pagkakataon, huwag tayong tumigil po ng ating pamamahagi ng ating pananampalataya. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Patuloy nating ipamahagi po sa lahat ng pagkakataon. Mga kaibigan, mga kamag-anak na, pakinggan naman ninyo sana ito. Huwag kayong magagalit. Itong sa amin po ay amin pong ibinabahagi sa inyo ang ibig ng Ama. Makilalang pangalan niya. Sapagkat ang may pagkatakot sa Panginoon, kailangan may pag ay pasimulay ng karunungan. Paano natin matatamo yung
tunay na karunungan kung hindi natin alam ang tunay na pangalan niya, ng Diyos na si Yahuwah. Kaawaan tayo ng Diyos, mga mahal na kapatid, at sa patuloy nating paglalakbay sa ilang panahon o taon sa natitirang buhay natin bago dumating ang ating inaasahan, naway samahan tayo ng ating Ama. Tumayo po kayo, mga mahal na kapatid, at tayo po ay dudulog sa Panginoon. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin. Napakabait mo, dakilang Ama, sapagkat kung hindi dahil sa kabaitan mo, ang totoo, kahit na nakilala ka na po namin, kahit nakasama na kami sa napakakaunting labi, kung magkami 10 dumarating sa buhay namin, na kami po ay nakagagawa ng hindi tama, alam namin na nagdaramdam ka sapagkat pinili mo na kami, ibinukod mo na kami para magpakabanal, para sumunod sa mga aral mo, para sundin ang mga katotohan ang itinuro mo na sa amin. Pero Panginoon, pagpaumanhinan mo pa kami, huwag mo sana kaming papatulan sa kahinaan namin. Kaya sa iisang tinig, kami po'y nagmamakaawang mga magkakapatid. Patawarin mo pa sana kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. At loobin mo po na amin po sanang magawa ang amin pong matibay na pag-asa, ang aming pag-ibig at ang aming pong atensyon ay aming ituon sa iyo at sa iyo lamang. Ikaw ang aming Diyos na hindi nakikita, na gumagawa sa aming buhay. Sa marami ng pagkakataon na iligtas mo kami nang wala kaming kamalay-malay, ikaw na pala gumagawa nun. Ama Diyos, ang aming pong pakisuyo pa, sana Ama, huwag mo kami pababayaan. Ipakihatid mo kami at sana'y kami yung pong dalhin sa piling mo. Kami nananabik na ang totoo'y pagod na rin kami ang mabuhay sa mundong ito. Yan ang totoong nararamdaman namin. Kaya namin nasasabi yon. Narito kasi ang mga kalumbayan. Narito sa mundo ang mga pag-uusig. Narito sa mundo ang mga pagtatakwil. Ang pag-aalipusta. Ang paglapastangan sa mga karapatan namin. Oh, amang mga sakawang yarihan sa lahat. Nagsasambong kami sa iyo. Sana'y palakasin mo pa kami. Huwag mo kami iiwan na, Ama. Tulungan mo bawat pamilya. At sana huwag kami tumigil sa amin pong pamamahagi ng pananampalataya hanggang may pagkakataon pa, Ama. Sabagkat maawa naman sana kami sa aming mga kamag-anak, kakilala at kaibigan. Kaya aming ipinapanalangin ang buong sangkatauhan. Maawa ka po. Maging ang mga pinuno ng mga bansa sapagkat sila po ang nagdidesisyon. Kaya kung ano man ang kanilang desisyon, gabayan pa sana. Dahil kanilang desisyon ay sa ikapapayapa. Alang-alang po sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo. Pagpatawad sa aming mga pagkakasala at lagi mo kami iugnay sa isipan ng iyong anak, isipang handang tumalima at sumunod sa iyong mga kautusan. Tanggi ang kanyang sarili para masunod ang kalooban mo, Ama, hanggang sa kamatayan. Huwag kaming matakot sa pumapatay ng laman na hindi naman maaaring makapatay sa aming kaluluwa. Imbis na matakot kami sa kanila, aming ipahahayag ang kalooban mo, Ama, para sa kaluwalhatian mo. Ang lahat ay sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Ama na si Yahuwa at ang pakikipisa ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon tayong mga taguwilin. You can give your donations at www.ofirfa.com and offerings at churchofyahushua.org. At patuloy nating ipinapanalangin ang buong sanglibutan, sangkatauhan po, lalo na ang mga leader ng mga bansa, nang sabi nga po dyan, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Para tayo po ay mabuhay pa na may kapayapaan, buhay na mapayapa, na may paggalang, banal na paggalang sa Diyos, at sa may mabuting kondukta o mabuting pag-uugali at pamumuhay. Maasa kami na yung pumaliwanag sa ating lahat. Hanggang dyan po, tayo natatapos. Ding dong.